Labing init. Walang magawa. Eh kung linisin ko kaya makina ng motor ko. Hey Lucy! Okay, yun na lang. Grabe, sobrang init talaga. So before tayo maglinis ng makina, gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga sumusuporta sa channel na to, especially kay Mark Christian Peña Gonzaga and kay Pops Gelson Toledo and kay Richard Ramos and kay Pops Gigi ng Laguna and si Raymond Gutierrez ang actually bumuo kay Lucy. So and sa lahat ng mga kagrupo ko sa Honda Dash Philippines and sa iba pang mga group ng Honda Dash, RS sa lahat. So, okay. Tara, maglinis na tayo. Okay, so magdi-DIY po tayo ngayon ng engine degreaser. Actually, napanood ko lang to sa YouTube and itest natin kung talagang gumagana siya. So, ang kailangan natin ay powder na panlaba. Meron din tayong baking soda. Isang sachet ng Joy and of course yung pang spray natin. So ang gagawin lang natin is paghahaluin daw yung tatlo at ilalagay dito sa tubig. Okay, so after natin ihalo dito, ilalagay natin dun sa pang spray natin and yun ang i-spray natin dun sa makina habang binabrush natin. So tingnan natin kung gagana. Okay. Okay, so ayan na po. Ganyan po kadumi ngayon ng makina ni Lucy. So, itatry po natin ngayon yung DIY engine degreaser natin na ginawa. Okay, so, try natin na spray. Sana gumana para hindi tayo nagsasayang ng oras. So, toothbrushin lang natin siya. So, eto na nga. Well, yung ginawa natin na solution na degreaser sa makina, gumagana naman siya. As you can see, ayan, parang natatanggal-tanggal. Pero, hindi siya yung talagang mabisa. Pero, ano, talagang kailangan ng matinding kuskusan talaga. So, ayun. Mukhang matatagalan ako ng konti dito. Pero pagka yung medyo matagal-tagal na mancha na grasa, medyo kailangan talaga na kuskusin talaga siya. Pero yung fresh pa na grasa, madali siyang tanggalin. Okay yung solution. So I think nasa akin na rin yung problema nito eh. Dapat kasi regular ang paglilinis ng makina para hindi talaga manikit yung mga dumi, yung mga grasa.
Ayun, so yun lang talaga masasabi ko dito sa ginawa nating DIY engine degreaser. So ito na po yung finish na ginawa na natin. So after isang oras na pagkukuskus, talagang yan lang talaga yung naging resulta niya. Pero sa ibang parts, naging okay naman. Pero pagka sobrang nanikit na yung grasa, I don't think na okay siya yung mixture ng DIY degreaser na napalad ko sa YouTube, no? Dito naman sa may part na to, medyo okay naman yung naging result niya. So, as you can see, yung sprocket ko, medyo umangat na yung kulay niya. So, at saka yung part na nandito kanina, kulay itim yan. And may mga part kasi ng makina na mahirap ng dukutin. And pagdating naman doon sa kadena, medyo luminis naman siya. So mamaya maglalagay na naman tayo ng chain lube para maging okay and smooth yung pag-ikot. So ayun lang.